Hiniling po naman ng healthcare workers na pag-aralang mabuti ng pamahalaan ang computation para sa kanilang special risk allowance sa ilalim po ng Administrative Order Number 26 mula sa Malacanang na nabibigay po ng SRA bilang dagdag na benepisyo sa ating mga medical workers. Hindi lalagpas sa 5,000 pesos kada buwan ang maaring matanggap, pero para lang yan sa mga direktang nag-aalaga ng COVID-19 patients. Kamakailan po lamang ay nag-viral nga ang tweet ng nurse na si Mark Raven Rodriguez kung saan kanya ipinakita ang kakarampot na SRA na kanyang natanggap para sa 4 na buwang duty. Nakita mo iyon, girl? Oo, 50, magkano? No. Aminado po siyang hindi siya sa COVID ward naka-assign, pero paminsan-minsan daw ay nag-aalaga din siya ng COVID patients. Nangako po naman ng DOH na sisilipin ang issue ng naturang nurse. Kailangan natin makuha lahat ng detalye. I cannot answer you right now because there are a lot of things that has to be considered. Gusto namin malaman paano kinompute ng facility. Siyempre, disappointed ako and feeling na unvalued and unappreciated talaga yung professions. Just imagine, parang kulang pa siya pambili ng vitamins. And kapag nagka-COVID ka pa, luging-lugi ka pa, di ba? Ako po si Ted Filon. Ako naman si DJ Chacha. At para nga po sa napaka-importanteng mga balita at masayang talakayan, paki-like naman ang Facebook page po ng Radyo 5 at ng News 5. At syempre mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ng News 5 Everywhere para mapanood nyo kami tuwing umaga sa YouTube account, at syempre hindi kayo mahuli sa mga latest na impormasyon.